Welcome back to the Connector. Ako, sikat-sikat ng Korean novelang My Love from the Star. Pero ang ating next guest, hindi niya kailangan gumawa ng Korean novela para ma-conquer ang ating mga puso. At hindi lang siya from the star. She's one of the most beautiful women in the universe. We're very honored na kasama natin siya ngayong gabi dito sa planet Earth. So without further ado, i-welcome natin siya sa The Timmy Up Show Season Fresh Earth Calling Ara. Please welcome Pinay Pride, Miss Universe 23rd, third runner-up, Ariella Arida. Uy, Ara, what happened to you? Ayun! Yes, yes! Hello, Ara. Hello there. So sexy. Thank you. Kamusta ka na? I'm okay. Alam mo, I'm so happy when I met you in Boracay. Diba? Wala lang, random lang nun. Doon lang tayo sa may beach. Tapos ako, uy. Tapos then we were introduced. Ako, and you know, you're so beautiful in person lalo pa, even without without makeup. Actually, natandaan ko ngayon, ako yung na-starstruck sa'yo. Kahit nakikita kita doon sa stage, gusto ko sabi ko kay Mama J, ay, si T, makilala mo ako sa kanya. Nahiya ako eh, sa'yo nakita mo ako. Tapos, wala pa akong makeup, di ba? Pero ang ganda-ganda mga, even without makeup, di ba? Thank you, dear. You know, yun talaga ang totoong beauty. Tsaka, kasi di ba, in the pageant circle, they see you guys with makeup and without makeup. Yes. Ara, you know, I'm sure after Miss Universe, your life changed, you know? Right? There's so much more attention and everything na nakafocus sa'yo. Kamusta ang buhay after Miss Universe? Overwhelming pa rin siya, actually. Same thing nung, mas overwhelming, of course, nung nanalo ako nung binibini. And then, parang naulit-ulit yung feeling ko after Miss Universe. Oh. Pero, kasi that time, Yolanda time eh. So, yung mga tao, mas ano rin sila dun sa nangyayari. Typhoon during that time. Yes, so, siguro for me, parang okay na lang din kasi na-balance lahat. Yeah, so maganda kasi with what happened with you being Miss Philippines, nabigyan mo ng pag-asa yung mga tao, di ba? Kasi at that time, the country was down in the dumps dahil nakakasalanta lang sa atin ng bagyong Yolanda, di ba? Yes. So it needed the... people nga were predicting pa nga that people win the crown because of, you know, para meron ding factor na we're in the news, di ba? So parang malakas din yung matunog yung Pilipinas. Yes, and during that time, talaga yung competition, may moment doon, sinabi nila parang it was the show mismo was dedicated sa Philippines and Vietnam, I think, kasi nga because of what's happening. So, syempre, nag-hope naman ako na, ay, shock, sana bigay na sa akin that time. Oo, totoo lang, si Miss Vietnam sa top, ano, di ba? Ako na dito, di ba? Ayun, pero nung nandun ako sa mismong ano na, yung announcement na, especially the semifinalist, parang nawala na rin yung ano, yung inisip ko na, oh, baka para sa akin yato or para sa Philippines to. Ganun. Nawala na rin siya. Basta in-enjoy ko lang siya all throughout. Ah, talaga? Mm-hmm. So, kasi diba may part sa pageant, parang kung feeling mo buong mundo nanonood, lahat ng ano, ang dami mong elements na pwedeng ikakaba. Anong element ang ginamit mo para hindi mo ikakaba? Yung ano siguro, in-enjoy ko na lang talaga yung show. And for me kasi, parang hindi mo na mapipil na kakabahan ka. Sobrang bilis ng facing. Like, ako nga, hindi na ako nakapag-retouch. So, kaya nakapag... Diretso na, sabak na lang, gano'n. Diretso na, as in, parang after announcement ng semifinalist, change na sa swimsuit. Na, oh my God, di ka malang nakita yung itsura ko sa salamin. Kahit lip gloss, hindi ako nakapaglagay. Wala kang kasama bang backstage? Wala kang assistant? Walang kahit ganun. Wala, kami-kami na, para mga candidates na lang. And then ikaw, may mga assistant pero tutulong lang sila to fix your clothes. Pero dresser parang ganun. But yung sa makeup and sa hair, parang sobrang konti na lang nung time para isipin mo pa siya. Yung that time, inisip ko na lang kasi ano yung gagawin kong pose sa swimsuit. Ang importante kasi, di ba? What impression you'll make sa mga judges. Yeah.